So for today, i-share ko lang yung mga thoughts ko about dito sa langis na to, S-Oil 7 Oil. Clutch to na motor, ha? Hindi siya sa scooter. Kapag merong Jaso MA2, means approved siya na meron siyang formulation na para kumapit pa rin yung clutch nyo kahit na nakasubmerge siya sa langis. Yun yung wala sa mga langis ng scooter. Which is parang vice versa, yung oil ng dikambyo na motor is pwede sa scooter, pero yung oil ng scooter ay hindi pwede sa dikambyo na motor. And ano ba yung thoughts ko about sa langis na to nung ginamit ko siya? Ano bang experience ko sa kanya? 2,000 kilometers ko na siyang gamit sa motor ko, and previous na ginamit ko na langis dito sa motor ko is Kicks 10W40 rin. Kaso nga lang, medyo umuunti na yung supply ng ganong langis ngayon kasi parang nawala na sila sa market. And nag-rename sila ng Extreme Oil yata. And hindi ko pa tinatry kasi gusto ko muna makita yung reviews ng ibang mga tao. Kaya nag-try muna ako na itong S-Oil 7 na mas naunang lumabas sa market dito sa amin. And as far sa experience ko naman, malamig siya sa makina. Kapag tumatakbo na, hindi siya katulad ng ibang oil na ayoko na lang din banggitin yung pangalan. Mas malamig siya kung i-compare sa kanila. Pero ang napansin ko sa kanya is marang medyo mas matagal siyang dumaloy sa makina. Kasi kapag cold start, talagang matindi talaga yung tik-tik ng head ko sa kanya. Which is siguro dahil dumami yung daloy ng oil dito sa motor ko. Pero previously naka oil cooler na ako, Kicks pa rin yung gamit kong oil. Hindi ko na experience yun. Para sigurong bumababa yung oil ng husto dito sa oil pan ng makina natin. Kahit maliit yan, may oil pan pa rin yan sa ilalim. Siguro masyadong bumababa yung oil kapag hindi nagagamit yung motor. Yun yung na-experience ko sa kanya. Parang mga siguro 30 seconds tsaka mawawala yung tik-tik sa head niya, which is alam ko naman na yun yung tapit clearance. Unlike sa Kicks na parang hindi bumababa yung langis niya na nakastay lang dito. Hindi ko naman sinasabi pangit to. Ang maganda nga sa kanya talaga, ang lamig niya sa makina. Hindi ka mapapaso sa kanya kahit na long run or bakbakan. And sa video na to, titignan muna natin. Ay, ngayon na pala natin titignan kung anong kulay na nung langis after 2,000 kilometers. And mag-change oil na rin ako. Susubukan ko tong Shell Advance. Ito kasi S-Oil 7 Oil. K-Oil siya. Means Korean Oil. Subukan ko naman bumalik ulit sa mga big ballers na company. And subukan ko nang tanggalin yung oil and tignan natin kung anong kulay niya na. Let's go. Bago natin tanggalin yung drain plug, mas better na buksan na natin tong lagayan ng oil dito sa clutch cover natin para walang vacuum. Tigas sa. Ayun. Para walang vacuum yung langis. Yan. Pag open na siya na ganyan, balik lang natin kasi baka may pumasok. Linisan muna yung drain plug bago tanggalin. Yan. So pag pinunasan mo yan, nakabukas na, papasok na sa thread yung dumi. Pwede mag-cause ng lost thread. After mapunasan ng drain plug tsaka ilalim ng makina, pwede na natin tanggalin yung drain plug. Tingnan natin kung anong kulay na nung langis after 2,000 kilometers.
libris yung magnetic drain plug, which is normal lang naman kasi yan yung wear and tear ng makina. Yun, so konti na lang yung tumutulo, check ko yung kulay ng langis. Siguro naman reasonable na magbigay ako ng review sa oil na to kasi ilang kilometers ko na siyang ginamit. Hindi yung pagkakabit ko pa lang sa makina, magkire-review ko na siya. Medyo parang hindi valid yung ganun. Maganda yung ma-experience mo muna siya bago ka magbigay ng review sa kanya. Madulas pa rin yung langis nyo. Hindi masyadong madumi. Which is, ibig sabihin maganda tong langis na to. Hindi masyadong umiitim yung kamay. And may kapal pa siya kapag pinapa. Good pa siya gamitin pang langis ng kadena. Proven na hindi pa ganong kadumi yung langis. May itim siya tignan, pero kapag chinek nyo sa kamay nyo, kahit ayun, sa gilid ng bote, hindi siya ganong ka itim. Ibig sabihin, approved tong S-Oil. Solid. Susunod, pwedeng ano to, pasado na to sa mga oil na bibili natin kung sakaling wala yung ibang hinahanap siguro natin. Pabalit din pala ako ng oil filter. Ang gamit ko, genuine na Baja. Ang mahal masyado ng genuine na Kawasaki, mga nasa 275. Ito, genuine din naman to. Baja pang Boxer City 150. Mas mura siya. 55 lang. Genuine na. Genuine talaga yan. Naka-genuine ka rin. Kaysa yung tigpi 15 pesos sa Shopee. Yun, salin ko na tong Shell Advance Long Ride. Susunod na i-review ko naman tong langis na to. Ang tatanggalin ko naman ngayon is yung oil filter. Kada change oil ko pala, pinapalitan ko yung oil filter ko. For safety purposes din. Kasi mura lang yung oil filter. Mahal yung pyesa. Okay pa naman yung oil filter. Hindi siya, wala siyang bakal-bakal. Oh. Ibig sabihin talaga maganda talaga rin yung langis. So, sasalin na natin tong Shell Advance Long Ride. Sabi dito, expertly engineered to protect your motorcycle engine up to 6,000 kilometers. Pero hindi naman ibig sabihin paabutin nyo dyan sa 6,000 kilometers na yan, kasi baka maging uling na yung langis pag pinaabot nyo ng 6,000 kilometers kahit nakasulat yan dyan. Kasi konti lang yung laman na langis ng makina natin, kaya hindi dapat paabutin sa ganito. Mas dumadami yung langis ng makina, mas humahaba yung mileage na pwede siya. Nabili ko to sa mismong gasolinan ng Shell sa may Lagro. Umabot siya ng 400 pesos ang isa, and dalawa yung binili ko. Tapos merong libreng 50 pesos na worth ng gasolina na pwede nyong isalin sa motor nyo. Kaya bale, parang naging 350 rin siya kung tutuusin. And mas mahal yung 400 pesos kung ikukumpara sa Shopee. Pero mas sure ka naman kasi sa mismong Shell ako bumili, sa mismong gas station ng Shell. Kaya mas okay na yung sure kaysa nakamura ka ng 30 pesos. Hindi ka naman sure. Alam ko na siya gamit tong imbudong torotot. And last part ng video na to is nagbawas ba tong oil na to? Hindi masyado. Natural sa mga langis na magbabawas kasi nag-evaporate din yun. Hindi lang natin alam kasi di naman natin nakikita yung loob ng makina natin. Nagbawas siya pero hindi ko masyadong kita dito sa sight glass yung binawas niya. Kaya yun, approved tong oil na to. Dito na lang video natin. Please like, share, and subscribe. Peace. You do.